Eto na nga yung sinasabi ko mga idol, wala talagang ligtas yung mga manalaro sa Team USA sa Olympics kung saan pa nai-rekrutan nila doon. Noong nakarang buwan na pag-usapan natin yung patungkol sa rekrutan sa Team USA ng mga kapwa nila NBA players na posibleng mangyari nga. At eto na nga, sinabi mismo ni Teresa Liberton na maging siya man ay nangre-recruit doon. Halos lahat na mga kasama niya ay kanyang nirecruit na pumunta sa Indiana Pacers. Ayon pa mismo kay Teresa Liberton, kung sino man yung pupunta sa Indiana Pacers, aba, siya'y bukas na mangyari yun. Sigurado siya na mayroon siyang nabingwit sa kanyang mga kasama. Ani pa niya, maging siya man ay sinubukang rekrutin ng kanyang mga kasama sa kanilang mga kupunan, pero isa lang ang kanyang masasabi, hindi siya aalis ng Indiana Pacers. Yan ang nga yung sinasabi ko mga idol na hindi talaga maiwasan yung mga ganyan. Isa na sa atin na pag-usapan yung patungkol kay Devin Booker at sa Golden State Warriors. Marami tayong mga pinag-usapan patungkol kay Booker na siyang nag-uugnay sa Golden State Warriors. Unang-una, yung parating pagbibigay ng papuri ni Coach Steve Kerr sa kanya kung paano niya tinulungan ang Team USA sa kanyang paraan. Hindi lang yung pagiging star player ang kayang gawin ni Devin Booker, kundi yung pagiging NBA role player sa Olympics. Ayon pa kay Steve Kerr noon mga idol, etong sa Devin Booker daw ang unsung MVP para sa kanila. Pinili nga rin ni Devin Booker ang selebrasyon ni Stephen Curry sa nagtanong sa kanya kung ano raw yung pinaka-coolest na NBA celebration na kanyang nakita sa Olympics. Hindi maisasarado ang posibilidad na baka mapunta si Devin Booker sa Golden State Warriors, mga idol. Siguro matagal pa, pero definitely, maliit ang NBA. Lahat ay pwedeng mangyari. Samantala, available pa rin sa ngayon si Cedi Osman para sa free agency market mga idol. Ayon sa isang eksperto, itong si Osman ay kanyang inaasahang babagsak sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ekspertong si Favel, kanyang inilista ang Lakers para kay Cedi Osman na sa ngayon ay wala pang kupunan sa NBA. Sa nakalipas na 3 season, itong si Osman ay nakakapukol ng kanyang 57% na 2-pointer at 37% naman sa 3-pointer. Sa manghari na yan ay kasama niya sina Duncan Robinson, Corey Kispert, Trey Murphy, Sam Hauser, Al Horford, Michael Porter Jr. and Kevin Durant. May potensyal talagang batang ito. Sa dosay ay wala pang nagpapapirma sa kanya mapahanggang sa ngayon. Kompleto na itong roster ng Lakers, 15 man na sila. Pero pwede naman daong alisin sina Jackson Hayes, si Carson Wood or si Cam Reddish para makapagbukas ng posisyon para kay Cedi Osman. Well, paano nga ba matutulungan ni Cedi Osman ang Lakers? Well, sa 3-point shooting, malaking bagay ang kanyang maambag. Simula sa kanyang rookie season, bahagyang bumaba yung kanyang 3-point attempt. Pero noong nakarang season, tumaas ito. Mayroon siyang 5 3-pointers attempt per game at mayroong magandang efficiency. Sa 2021-2022 NBA season, mayroon na siyang 35.7% sa 3-point line sa kanyang attempt na 5.4 attempts per game. Ang mga gantong manalaro ayon kay Fabel ay magandang i-partner kay LeBron at kay Anthony Davis. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento rin nyo kay Cedi Osman? Especially sa mga fans ng Lakers dyan. Mag-comment lang sa iba ba at babasahin ko yan.